SPO por Jacobe. Maaari bang muling isalaysay dito kung ano ang nangyari noong iniimbestiga ninyo ang kaso ni Alex Perez? Pumayag po si Alex Perez na pumirma sa extrajudicial confession na ibinigay sa kanya. Kasaad po dito na inaamin niya ang pagnanakaw po kila Mrs. Fe. Ganun din po ang pagpatay sa dalawang kasambahay ni Mrs. Fe. Pinasahan din po namin siya ng karapatan niya nung iniimbestigahan namin siya. Sa katunayan nga po, binigyan po namin siya ng abogado nung pinapipirma po namin siya ng extrajudicial confession. Sinong abogado ang tinutukoy mo, SPO 4 Jacobe? Si Attorney Magtanggol po, Station Commander ng Manila Police District. Ipinilit po nila akong pumirma. At pinilit po nila akong umamin. Dahil papatay nila ako sa mugmug kapag hindi ko ginawa yung mga gusto nila. Ikaw. Siya. Tandang-tanda ako lahat ng mga sinabi mo sa akin. At binanggit niyo sa akin yung mga karapatan na yan. Pagkatapos niyo akong bugbugin. At para matapos sa mga problema ninyo, ipinaamin niyo sa akin ang isang kasalanan. Isang kasalanan na wala akong kaalam-alam. Na wala akong kaalam-alam! At pinesan niyo akong basahin. At ipinipirma yung kasulatan na yan. Na alam niyo na grade 4 lang ang tinapos ko. Na hindi ako marunong magbasa at magsulat. Pumayag ba si Alex na ikaw ang tumayong abogado niya? Oo naman po. Binanggit ko rin sa kanya ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas. Sa akin po natatandaan, kusang loob din po niyang pinirmahan ang extrajudicial confession na inaamin niya ang pagpatay sa dalawang kasambahay ni Mrs. Fe. Totoong pumayag po ako na si Attorney Magtanggol ang maging abogado ko. Pero hindi po siya yung abogado na personal kong pinili at gustong makausap. Dahil basta na lang pong pinili siya para sa akin. Ngunit hinatulan pa rin ng Regional Trial Court na may sala si Alex at sinentensyahan ng reclusion perpetua at pagbayari ng kaukulang danyos. The decision of the Regional Trial Court convicting accused appellant Alex Perez of the crime of robbery and homicide. So ordered. May maganda akong balita. Naalala mo yung kaklase ko nung high school, si Cheryl? Nagtatrabaho siya sa public attorney's office. Sabi niya, matutulungan niya daw tayo. May kakilala siyang magaling na abogado. Iaapila natin yung kaso mo. Mahal, narinig mo ba ako? Sabi ko ilalaban natin ulit ayaw yung kaso. Ayaw ko na umasa, Hermine. Agad na ako, ubos na ako. Tama yung mga ibang tao. Tama yung nanay mo. Wala akong kinabukasan sa akin. Kaya mas mabuti pa, mag-iwalay na lang tayo. Huwag mong sasayangin yung buhay mo sa labas dahil sa akin. Kaya mo na lang ako dito mabulok. Mahal, hindi. Hindi ka mabubulok dito. Hindi tayo papayag. Anong hindi? Hindi mo man nakikita? Bulag ka ba? Nurid-nurid nga ako, di ba? Eh, ni mismong pangalan ko, hindi ko masulit na maayos eh. Matalino ka, di ba? Bakit hindi mo maintindihan? Bakit hindi mo maintindihan na maling-mali ako para sa'yo? Na bakit mo sinasayang yung sarili mo sa isang walang kwit ng tao na katulad ko? Bakit? Ha? Parang awa mo na, huwag ka nang umasa. Dahil hindi rin tayo magsasama balang araw. Eh kasi ganun yung tao nagmamahal. Handang maniwala. Handang maghintay.
Alex. Sa panahon ngayon, sa dami ng sinungaling dito sa mundo, yung pagmamahal na lang yung totoo eh. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya lumaban ka. Lumaban tayo. Mahal, sandali. Patawad. Mahal, patawarin mo ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta na binigay mo sa akin. Salamat na hindi ko sumuko. Ipinapangako ko sa'yo. Lalaban ako. Lalaban tayo. Dahil alam ng Diyos kung ano yung totoo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.